Lalong pinagpapala at ang taong tikom ang mga kamay ay lalong naghihirap. Amen po ba? Kagaya nga po nung nasabi ng lingkod ng Diyos, marami pong gastusin ng ating church. Unang-una, yung pambayad natin sa lugar na ito, hindi po siya biro. Malaking halaga po yan. May pastoral house. Maraming pamasahe. Maraming pangangailangan. May kuryente, may tubig ang ating pastoral house. May internet. So lahat po yan ay binabayaran natin dapat. Amen? Sapagkat tayo ang nakikinabang sa iglesyang ito. Tayo mga taga Kingdom of Jesus Fellowship ang pinagpapala ng iglesyang ito at tayo dapat ang kabahagi sa lahat ng bayarin ng ating iglesya. Amen po? At basahin ko po lamang, alam po natin mga kapatid na tayo po ay nangako. Amen po ba? Dahil nga po sa nasusure tayo lagi sa mga bayarin, tayo ay nag-pledge, tayo ay nangako sa Lord na every week or every month, every 2 weeks, ay tayo magbibigay ng ganong halaga. Basahin ko lamang po sa inyo ang bilang 23, kapitulo 23, versikulo 19. Ang Diyos ay di sinungaling tulad ng tao. Ang isipan niya ay hindi nagbabago. Ang sinabi niya ay kanyang ginagawa at ang kanyang pangako'y tinutupad niya. Amen po? So kung tayo po na mananampalataya ng Diyos ni Kristo ay nangako, dapat din daw po tayo ay tumupad sa ating ipinangako. Sapagkat ang ating Diyos ay hindi sinungaling. Tinutupad niya ang lahat niyang ipinangako sa atin. Amen po ba? At maaring yung iba po ay nakalimot na. Amen. So hindi po huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Pwede pa po nating reconcile. Pwede pa po nating balikan ang ating mga nakalimutan. Hindi pa po katapusan. So pwede pa po tayong bumawi. Ibigay pa rin po natin ang ating the best na pagbibigay sa ating iglesia. Sapagkat tulad nga po ng ipinangaral ng lingkod ng Diyos kani-kanina lamang, tayo po ay mga tagapagmana niya. So, amen po ba? Kaya hindi dapat natin pinababayaan ang ating iglesia. Sapagkat ang lahat ng meron tayo ay ibinigay ng Lord, nararapat na tuwing sasambahin natin siya, lalo na sa araw na Linggo, sa araw ng ating pagtitipon, tayo ay may dalang handog, hain para sa Diyos. Ang ating tithes, offering, pledges, first fruits, sacrificial giving, at iba't iba pang pagbibigay pa sa mga ministeryo ng ating church. Ayan po ay dahil alam natin na kung ano ang meron tayo, yan ay galing sa Diyos. Na tayo ay nagbibigay ng pasasalamat sa Kanya, tayo ay nagbibigay ng ating mga ikapot handog, ng ating mga offering. At sabi nga po ng Biblia, tamang pagsunod at pananampalataya, tayo po ay pagpapalain. At huwag po natin kakalimutan, paikutin po natin yung ating offering. Bakit? Para po sa third offering, isama na rin po natin ang ating tatay, ang ating daddy sa iglesyang ito, ang ating mommy sa iglesyang ito. Ang mga naglilingkod, dapat po ay dinadamihan pa natin, pinapalago, pinaparami pa natin ang ating suporta sa kanila. Sapagkat tunay nga sila tinawag ng Diyos para maglingkod sa Diyos at para sa ating mga anak niya. Amen po. Nararapat na suportahan natin siya dahil walang ibang tutulong o walang ibang magpapala sa mga lingkod ng Diyos kung hindi tayong kanyang mga pinagpapala rin naman. Amen? Pagpalain po natin ang ating lingkod ng Diyos, tayo po ay magbigay ng ating offering para po sacrificial giving sa church. Yung ating pledges, ibigay po natin at ibigay po natin ang ating mga love gift para sa man at woman of God. God bless po para po sa inyo.